Tinupok ng apoy ang nasa higit 70 bahay sa Bacolod, habang arestado naman ang apat na mangingisda sa Northern Samar sa salang illegal fishing. Tutukan ng back-to-back reports ng ating provincial correspondents na sina Rex Cantong at Jane Galit Bantayan. Nasunog ang mga kabahayan kaninang madaling araw sa Purokagaykay, Barangay Tulungsod ng Bacolod. Ayon kay Punong Barangay Imelda Bambuanga ng Barangay Tulungsod na nasabing lungsod, umabot sa 73 ang kabahayan na totally damaged, 8 ang partial, at umabot sa 88 na mga pamilya ang nawalan ng bahay. Dagdag pa ni Bambuanga, patuloy na kinukuha ang iba pang mga detalye, at mismo si Congreg Gasataya at Mayor Albie Benitez ang personal na pinuntahan ang mga residente at nagbigay ng inisyal na tulong sa mga biktima. Sa inisyal na imbestigasyon ng Bureau of Fire Protection sa bahay ng isang alias Dudo, nagsimula ang apoy. Ito ang pangatlong bisis na nasunog ang lugar simula noong 2009, 2019 at 2024. Sa ngayon, nasa evacuation center na ang mga biktima ng nasabing sunog. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado ang apat na mangingisda dito sa lalawigan ng Northern Samar ng aktong mahuli ng otoridad sa ilegal na pangingisda sa bayan ng Palapag. Ayon naman sa report ng PNP, ang apat ay kakasuhan sa kanilang paglapag sa Republic Cup 8550 sa Municipal Sea Waters ng Barangay Nipa, Palapag, Northern Samar. Kahapon lamang ito inaristo ng mga pulis. Arestado ang mga mangingisda na nakilala sa kanilang mga alias na si Yeye, 39 anyos, Chick, 40 anyos, Boy, 45 anyos, Biroy, 45 anyos, at isang nakilalang si alias Chokes, 45 anyos, pawang mga residente ng Barangay Nipa ng naturang bayan. Arestado ang apat sa isang seaborne patrol operation at aktong nahuli ang mga ito sa illegal fishing activity na ayon sa report ng PNP, gumamit ng air compressor. Kinumpiskan ng otoridad ang isang fishing motorboat, isang set ng air compressors, 10 kilo ng iba't ibang uri ng isda na nagkakahalaga ng 90,000 pesos. Dinala ang mga ito ang nasabing mga items sa Palapag EPS para sa tamang disposisyon. Mula sa MBC Network News, ito si Shane Galit Bantayan, Arts 34, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.